let's try. Part 2. Part 2, take 2 talaga. Okay. Ayan natin. F5. Ayan, sana maganda rin audio. Ayan, mukhang maganda na nga. Okay. Let's continue to learn. Okay. Salamat na sa kaibigan natin, si Rainiel Ferrer. Take it all. Okay, let's do this. Balik tayo addition. Okay. Hindi kita yung mukha ako. Sorry lang. Wait lang ha. Pwede na siguro yan. Okay, class. Addition tayo ngayon. Okay. So, sa addition, meron tayong 3. Pasyon mo gano'n ba yung ano natin? Ay, mali. Okay, so, sa addition, meron tayong 3 parts. Addends. Dalawang addends. Addends. Ah, addends. So, yung dadagdagan at saka yung idinadagdag. So, sa ibang mga operations, kagaya ng subtraction, magkaiba sila ng tawag, no? Pero dito sa addition, addend sila pareho. Okay, tapos ito yung ano natin, yung operation symbol natin, yung pa-cross. And then, meron tayong equality symbol, yung equal sign, itawag din. And then, yung pangatlong part is ito yung sum or yung total nung addends natin. Okay? So, ulitin ko lang, ito yung hindi sagot. Ito yung equivalent nitong dalawa pag pinagsama mo. Okay, pag pinerform natin yung addition. So, ganun na siya kadali. Ang gagawin natin, hindi ganito, no? Hindi ganito yung paraan natin. Ang gagawin natin is, sa mga susunod na pag-a-add natin is, i-ano natin, ipapahalang. So, pababa, no? Ganito. 16 plus 6 tops equals, ay, mali. Gusto yan, pwede na yan, no? And i-align natin yung mga ones digit. Okay, tapos magpo-proceed tayo sa addition. Pa-comment nga kung maganda yung audio natin. Please, thank you. And then, next tayo. Try na natin i-perform, no? Yung ating... So, number one example natin is 3 plus 5. So, gagawin lang natin yung ano, yung i-align natin. Okay, so, paano yon? So, 3 plus 5. So, 3 plus 5. So, alam naman natin, 8 yan. Okay, so, i-align lang natin. No? Since pareho naman silang ones, i-align mo lang sila pareho. Okay? Next. Tama ba? Nagigets ba? So, pag once digit lang sila pareho, usually memorization lang to, no? Tayong, nung mga ano tayo, mga bata tayo, kinder or elementary. Or kinder or grade 1. Okay, so, ganyan lang siya, madali lang. And then, next. Example natin is 24 plus 5 equals. So, gagamitin natin yung kaninang natutunan natin is i-align lang natin sila. 24 plus 5. Okay. So, 24, yung ano natin, yung ones digit natin is yung 4. So, itatapat natin siya dito. Ones lang, isa lang naman yan, eh, no? One lang. Ones lang siya. So, ones. One digit lang siya. So, i-align natin siya sa ones. So, gawin natin, 4 plus 5, usually memorization lang yan. And then, i-add natin, 4 plus 5 equals 9. And then, yung tens digit naman natin, is ibababa lang natin dito. Okay, so 2.
So yung 24 plus 5 is equal to 29. Okay. So ganun lang kadali. First lesson natin to. So kailangan madali lang. Okay, so number 3 example natin. Gaya pa rin ng ginawa natin doon. Ia-align lang natin 36 plus 17. No? Lagyan natin sa gilid. Bali yung channel natin, Teacher Toko. Usually math yung ituturo natin dito. And then, katagalan, pwedeng iba naman. Math. Kaso mas maganda puro math eh. Calculus, pwede din. So, ngayon, balik muna tayo sa basic. Okay? So, 36 plus 17, i-align lang natin yung mga ones digit nila. Sa 36 yung 6, sa 17 yung 7. So, pag pinag-add mo yan daw, ilan? 6 plus 7, memorization lang yun, 13. And then, kikerry 1 mo. No? Ito yung medyo crucial, yung carry 1. Ang tinatawag. So, carry. Carry 1. So, may carry 1 ka na kasi lampas na siya, no, sa 13. So, hindi mo siya pwedeng ilagay dito katabi. Ito mo siya ilalagay sa susunod na digit. So, 1 plus 3 plus 1 ay, so equals 5, tama? 1 plus 3 equals 4 plus 1 equals 5. Okay, so ang sagot natin is 53. So ganun lang yung ating ano, ganun lang yung ating addition, so 2 digits, parehong 2 digits 'yan. Next example natin is 3 numbers. No, 3 numbers na meron tagto 2 digit. So kagaya pa rin ng ginawa natin doon. Parang bang audio? Oh, maganda yung audio. So, ang gagawin natin dyan, sulat lang natin yung tatlo ng magkakahanay, no? 56 plus 21 plus 77. Okay, so ganyan dati. Sinusulat yung kada plus, pero pwedeng kahit isa lang naman yan, basta puro plus naman siya. Okay, so ito muna, puro ones na, no, magkakahanay yung mga ones digit. Yun yung ating pinaka-rule sa pag-a-add, ano? I-add mo lahat, ay pag-ahanay mo lahat or i-align mo lahat yung mga ones digit. Okay, so 6 plus 1 equals 7 plus 7 equals 14. So yung 1, imbis na ilalagay mo dyan, dito muna lang muna sa taas. So 1 plus 5 plus 2, so isa-isay natin, 1 plus 5, 6 plus 2, 8 plus 7, 15. Diba? So yung sagot natin is 154. Okay, nagigets ba? Okay, next, number 5. Siya naman ay 3 numbers. Meron tayong isa dito na 3 digit, 2 digit, and 2 digit. So, gagano lang ulit tayo. Ihahanay lang ulit natin sila. 345 plus, hindi mo siya basta lalagay dito yung susunod na yung 33. Hindi, dito mo siya ilagay. So, 3. Tapos, yung susunod naman natin, kahit huwag natin siguro ilagay yung addit, yung addition sign. Susunod naman natin, 64, i-align mo ulit siya. Ayan. So, ganun lang yung first step natin. Isulat natin silang pahanay, and then, lahat ng ones digit magkakahanay. Okay? Yung ones digit, yung mga dulong numbers. So, yan. Okay. Ayan. So, magkakahanay na sila dito. And then, i-add lang natin silang lahat. Okay. And then, ilan yun? Medyo maliit yung ano natin pala, no? Build tayo bago siguro. So,
5 plus 3 equals ilan? 8 plus 4, 12. Tapos carry 1 natin. 1 plus 4 equals 5 plus 3, 8 plus 6, 14. Tapos maglalagay ka dyan ng 1. So magiging 4. So ang sagot natin is 442 or 442. Okay? Gets ba? So share na lang natin kung sakaling ano, meron tayong mga chikiting na gusto matuto ng math. Itong teacher Tokwa is na page focus sa math. Okay? Next, number 6. So sa number 6, meron tayong 3 digits. Tagi 3 digit na tatlong numbers. Okay, so ang gagawin natin ganun pa din, ihahanay lang natin sila. Okay? Una muna, 6 or 7. Actually, kahit sino unahin mo sa kanila, pwede naman. Okay? Yung mga numbers ha. Pero yung paghahanay ng mga ones digit, dapat pare-pareho. Tapos, 3. Ang pangit naman ang sulat ko. Okay, so 7 plus 7, 7 plus 6, 13 plus 7 equals 20. So sulat mo dito yung 0, sulat mo naman dito yung 2. So ilan yan? 2 plus 4 equals 6, plus 3, 9, plus 8, 17. So sulat mo dito yung 7, dito yung 1. So 1 plus 6, 7 plus 9, 16 plus 3 equals... ilan yan? 19. So, 1970 yung ating sagot. Okay? Thank you, guys. Number 6. 6 na pala yan, no? Number 7. Sumado tayo. Imagine natin. So, dito naman, meron naman tayong 4 na numbers na ipag-a-add. Iba't iba yung dami ng kanyang mga digit. Okay. Balik ulit tayo. Nasaan na? Oh. So, 6 sulat natin. So, sunod natin is i-align natin yung 3 kay 6. No? So, ganito lang yan. Mahalaga lagi dito yung rule natin na pag lahat ng mga ones digit is i-ano natin, i-hahanay. So, dito naman, ito yung 1's digit, yung 5. Yung 1's digit, yun yung huli, sa kanan. Okay? Pag walang decimal, ha? Pag may decimal, bago mag-decimal. Okay, so 5. Dito yung 4. Dito yung 3. Dito yung 2. Okay, so sunod. 3. 8. 9. So mahalaga matutunan natin itong ganito, yung manual. Huh? Not all the time meron tayong calculator or meron tayong cellphone na pagre-rely tayo, ano. So minsan meron lang tayong ballpen and papel, no? So kailangan master pa rin natin 'to, ano. Or yung mga anak natin, mga chikiting natin, okay? So ngayon, magkakahanay na silang lahat yung mga ones digit natin. So pwede na tayong mag-add. So, 6 plus 3 equals 9 plus 5, 14 plus 7 equals 17. Sulat mo dun yung carry 1. 1 plus 9 equals 10, 14, 22. So, sulat mo dito yung 2. Carry 2 ka. So, 2 plus 3 equals 5 plus 9 equals 14. Tama ba? Okay, so 1 plus 2 equals 3. So, yung sagot natin is 3,427. Okay? So, ito yung unang lesson natin, addition, no? Okay, next. Meron tayong ilan? Ganun pa din, 4. 4 na numbers.
Then, ihahanay lang natin yung mga once digit nila. Yung once digit, ayun yung nasa pinakakanan. Okay? Pag walang decimal, no? Pag may decimal, yung bago mag-decimal. So, wala pa naman tayo sa decimal. Addition pa lang tayo. So, ihanay mo yung 2, 3, 7. And then, ito, ihanay mo dito sa pinaka dulo sa once digit. 6. 8 tapos 2. And then next yung 1 naman, 1 1 1 1. Okay, so 9 8 3, so 3 8 and 9. Pinaka importante dito is yung pag-a-align. Okay, so pag-a-align pa lang mali-mali ka na, yung magiging sagot mo is automatic mali na. Okay. So, 7 plus 4 equals 11, plus 1, 12, plus 3 equals 15. Sulat mo yung 5 dyan, tapos dito naman yung 1. Okay, carry 1. Ito yung tawag natin na carry. So, 1 plus 3 equals 4, plus 6, 10, plus 1 plus 8 equals 19. So, 9, sulat mo naman dito is yung 1. 1 plus 2 plus 8. Plus 1, plus 9, ilan yun? 3, 11, 12, 21. Carry 2, 2 plus 2 plus 1 equals 5. So, ayan yung ating sagot dyan. So, kung makikita natin, medyo madali lang naman mag-add. Basta marunong lang tayong maghanay. Okay? So, maganda yung matutunan din natin to, mga parents, para yung mga anak natin is matuturuan natin pag meron silang mga tanong. Okay? Number 9. So, last two muna tayo ngayon. Since ito lang yung prepare ko, 10 lang eh. So, ganito, mali-mali yung pag-ano niyan. So, kailangan tayo, alam natin na hindi ganyan yung dapat na process, ano? Hindi pantay-pantay yung mga once digit. Ang nakapantay sa kanya yung mga nasa kaliwa. So, mali yan. So, kailangan, alam natin yun. Ayun yung unang rule natin. So, 4, 5, and 3. Tapos, yung 6, tsaka yung 5. Limang number pala to. 3, and then yung 6, 4, 3, and 7. Okay, so 2 plus 4 equals 6, 6, 12, 15, 21. So, erito ka, 2 plus 1 equals 3, plus 5 equals 8, plus 5, ilan? 13, plus 4, 17. Tama ba? Ganyan. So, 17, carry 1. 1 plus 3, so wala dito sa gitna. And 7. Tama ba 1 plus 3? 3, so 7. Then yung 7, mag-isa lang siya. So, ang sagot natin is 7, 7, 1. Okay? Gets ba? Kapag yun yung nag-gets, pwede yung ulit-ulitin naman since ano naman tayo. Nasa may Facebook, no? Okay, so number 10, last number tayo para sa session na to ngayon. Okay, so ganyan, magkakahanay naman sila, no? Pwede na natin diretsuhin dito yan, or hindi, sulat natin. 4, 7, 3, 6, 1, 8, 2, 7, 2, 3 9 3 3 9 3 5. Okay, so ganun lang ulit. Ito lagi tayo sa kanan magsisimula. So 13 plus 3 16 plus 5 21. So 1 and then carry 2. 2 plus 3 equals 5 plus 2 7 plus 16 plus 9. So 1
15, 16 plus 3, 19 plus 9 equals ilan? Ulit. 16 plus 19, 28. Carry ito. Okay. So 2 plus 4 plus 1 plus 2 plus 5, ilan yan? 2, 6, 7 plus 5 equals 12. So 12,891. Okay. So, natapos na tayo sa unang session natin, sa addition. So, yung mga susunod is, ano naman tayo? Subtraction. Okay. Teka. Discard natin. Okay. So, yun lang muna guys, yung ating lecture. Thank you sa ating panonood. God bless you.